Hi people of the Philippines and people of the world, hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. We can bring together the political conversations with the mayors, part 1. Donya, maraming salamat at nagkita tayo muli. Maraming salamat, Tito, for having me again. I know, and my deepest condolences on the passing of your dad. Hindi tayo nakapagkita, but I continue to pray. Thank you, Tito. Kumusta ang buhay na wala ang daddy? It was a really huge adjustment for me and the family. And considering na ako na yung head ng family ngayon because ako yung next in line sa kanya, I really had to step up, but lagi kong sinasabi, I'm already a forced adult nung pumasok ako ng politika, lalo na nung namatay yung aking father. I'm really forced to take up responsibilities na I didn't think na I would be making, yung mga decision-making na malalaki. He was your political mentor. Yes. What do you miss most about him? Yung pagiging strict niya. Like, he wants everything to be done on time. And he wants everything to be done the proper way, the best way. When you look back, nararamdaman mo ba na somehow inihanda ka ng dad para sa kinaroroonan mo ngayon bilang mayor ng San Manuel? Sobra, Tito. Ever since I started working for him, I believe talagang pinrepare niya ako. Alam mo, Tito, kwento ko nga eh. Nung time na namatay siya, everyone, lahat, mommy ko, my siblings, lahat sila nasa hospital. Ako lang yung naiwan sa bahay. And then, syempre, lahat sila, parang hindi nila alam yung gagawin. Lahat in shock eh. So, kung walang gagalaw, walang mangyayari. So, naisip ko, talagang pinrepare ako sa daddy ko sa mga ganitong pagkakataon. Kailangan, I have to be at my strongest. Doon ko na-realize na, ito yung training na binigay niya sa akin. Na kahit anong pagsubok talaga, dapat alam ko how to handle and think fast. At nangyari ito in the middle of pandemic. Yes, yes. How was your management of San Manuel during the pandemic? The best way to manage anything talaga is to listen to your people. So, syempre, what I did, syempre, makinig ka kung ano kailangan ng mga tao. And during the pandemic, what they needed are the basic ones. Syempre, food, di ba? Yung delivery ng mga supplies, and yung pagiging alert ng health facilities namin. Very cooperative lahat ng department heads namin. Magagaling actually yung mga tao sa paligid ko. That's actually the key. Katulad ka rin ba namin na ako kasi, nung nag-umpisa, parang dali lang to. Oo. Tapos nung medyo nagtagal, nag-umpisa na ako matakot. People were collapsing everywhere na parang, what is happening? Bilang isang leader ng isang bayan, ano yung iniisip mo during that time? I think, Tito, pag babae ka din, meron kang ganong motherly instinct. Meron. Diba? Uh-oh. Yung talagang iisipin mo talaga yung kapakanan ng lahat. So, for me noon, syempre, like a mom, like ang babae, diba? For us, prevention talaga is better than cure, no? So, yung iba siguro, iniisip nila nga, saglit lang yan or it won't be that bad. So, kaya hindi sila agad nakapag-prepare. Pero ako kasi, nandiyan naman ang pondo eh. We can do something about it. Napapag-usapan lamang natin ang pandemic, Donya, dahil kayo, you're the pandemic mayors. Because it was a test of leadership. It was a test of character. Yeah. Kasi sa kasaysayan ng sangkatauhan, people will go back to this particular era. Now, what did people do in COVID-19? Maraming kwento ang lalabas. Marami yung sinabi mo, resilience, yes, character, yung behavior ng tao, yung instinct natin to survive. Tapos, what kind of leaders
did we actually produce during the pandemic? Ako nun, tito, kailangan kalmado lang ako. Kailangan kalma. Kalmado ko lang. Kasi kung magpapanik ako, ganun din yung mga tao eh. Kahit marami na kaming cases noon, I stayed calm, updated the people. Every day, every single time na may mga cases, I updated them. Para, via your social media. Yes, oo, para careful din sila. And of course, sa barangay din. Pero doon mo makikita, tito, talaga na ang daming mga ganun pangyayari na kawawa yung mga tao. You know, because the fear na they might get it, di ba? Oo. Ganun pala ang mga, ganun pala ang pag-iisip ng tao pagka ganun sila katakot. But having a leader na kalmado will help talaga. Nagkaroon ng election during the pandemic. Yes. Kumusta yun? Nakaikot? Paano ang nangyari? Anong natutunan mo during that election? Actually, we expected the election, the last election to be very different from past elections. Alam naman natin, pag election talaga sa Pilipinas, parang fiesta, di ba? Lahat ng tao nagsasama-sama. It was pretty much the same. But you couldn't do rallies. Walang walang handshake. Meron kaming mga meetings. Mga small caucuses, gatherings. Yes, okay. Oo, pero wala yung mga before na. But it still happened, di ba? Dito, last election, ganun pa rin eh. Ang dami pa rin kung tao. Sa bagay, oo. Kasi medyo patapos na rin ng konti. Oh, there were big rallies already. Mm-hmm. Masaya dito kasi always pag bumababa ka tapos nakikita ka ng mga tao. I mean, they're so excited to see you. Especially before that, nag-pandemic eh. So everyone was just so excited to see each other. Lalo na yung mga senior citizens. Yakap-yakap kami. Donya, malaking tulong ba na maganda ka, na mukha kang artista? Mabait ako. Mukha ko mabait, tito. Paano kung maganda ka pero mukha kang bataray? Iba yun natin. Iba. Iba yun, tito. Tama ka. Pero ako, nakilala na nila ako. Bata pa lang ako. Kasama ko na rin yung mga magsasaka. I bond with them. You know? So, hindi ka bago sa kanila? Hindi eh. Na talaga, tito. Oo. I may look like this, pero pag nandun ako sa barangay, mga pare yung mga yan. Mga... So, sanay sila sa ganda ni Donya. Oo, pero talagang ano. Magandang mabait. Yes. Ngayon ko natutunan yan. Yes, oo. Donya, noong ikay naging mayor, even when you were vice mayor, inisyuhan ba kayo ng kayo'y dinastiya or you were starting to build a dynasty, a political dynasty? Was that an issue raised against you? Tito, it will only be raised to certain politicians. Nakikita ng mga tao who doesn't deliver. Mm-hmm. Sa amin, I don't know kung meron ganyan. Bibihira ko naririnig. Actually, pag may nagko-comment na ganyan sa Facebook ko, pag titignan namin, hindi siya taga San Manuel eh. Pero mga taga San Manuel, they've accepted it because performing silang magamay eh. Wala ka talaga masasabi with the performance, yung sipag, yung time, mm-hmm. the dedication is there. So, you really can't use that against us. Okay. What is your biggest achievement, ikaw, as a mayor, sa San Manuel? Yung biggest achievement ko, tito, right now, siguro yung unity. Because during my dad's time, medyo ang daming factions eh. Malaki pa yung divisiveness. Politically? Opo. Kumbaga na, control na yung political situation. So if you were to describe your leadership today, Donya, paano mo ihahambing ang sarili mo sa yung political mentor who happens to be your father? Nakuha ko kasi lahat sa kanya, tito, eh. The passion, the hard work, yung dedication. Nakuha ko lahat yan, yung strength ko. Pero yung pagiging calm ko. Doon kayo magkaiba? Oo, yung pagiging listener ko. Okay. Yung pagiging peacemaker ko. Maternal, nurturing. Sabi mo nga kanina. Yes, oo. Yan ang pagkakaiba namin. Yung nagagamit ko yung feminine energy ko in a way na hindi sila natatakot sa'yo because you may hurt them. No, and also... Pero natatakot sila kasi baka mawala yung tiwala right. sa amin. And also because sabi mo nga, nagbago na rin yung electoral landscape. Yes. Na kung noon nag-work yung takot, ngayon with, for example, social media, which I'd like to talk to you about later, eh medyo na iba na rin ang dynamics ng leaders and their followers. Yeah. Diba? Sa karanasan mo, Donya, in local politics, yung relasyon... It's expected of politicians to come to the rescue of the constituents. Mayor, wala kaming ano, wala mayor. Wala kaming pang maisaing, wala kaming... Lahat. How do you handle that? Dito nasanay na ako eh. I mean, at an early age, nakikita ko yung father ko. Uh-oh. Umaga pa lang, may mga tao na sa labas. People need you. You know, ikaw yung nakikita nila, napag-asa nila, di ba? Do you set aside a budget for that?
Meron talaga. Di ba? Yung meron talaga. Bigas. Meron talaga. Yung immediate needs talaga. Outside talaga. Of the official job of your government. Yeah, di ba? Yeah. Pero saan ka bumabalanse na hindi sila masanay doon sa dole out mentality? Diyan pumapasok dito na kailangan marami kang programs talaga that promote sustainability. Self-employment, mga negosyo packages, skills and livelihood trainings. Kaya talaga nakasandal ang mga tao sa gobyerno and you have to give them ganong mga opportunities to learn, hindi lang laging hingi or grant from the government. Okay. Ngayon that you are on your second term, how much does reputation come into play to you as leader of your town? It's still everything, Tito. It is. Nagbabago lang naman ang politika kapag eleksyon eh. Pero all throughout, it really is about reputation. Mm-hmm. Kung ano yung ginawa mo the past 3 years, itong term mo, kung meron ka mang ginawang kalokohan, babalik yan sa'yo. That's why I always tell them, guard your reputation with your life. Let's talk about social media. Ibahagi mo nga sa amin yung karanasan na yan, using social media as a form of communication tool with your constituents. Ako, Tito, naniniwala kasi ako na I'm one of the first na nag-utilize ng Facebook posting what I do at work, ganyan. Noong una, iniisip nila, bakit lagi niyang pinupost yung mga ginagawa niya? Nagyayabang ba siya? But for me, it's transparency kasi. It's for the people to know na gumagalaw siya. She's doing something. Mm-hmm. Diba? And over time, we realized that it works. Kasi nakikita ng mga tao how active you are. And nakikita mo rin yung engagement ng mga tao, kung satisfied sila sa performance mo. And if meron man negative dyan mag-comment, I will take it constructively. It's really nice na you are able to gauge your performance through social media. Kasi kung lahat yan positive, edi good. Kung may negative, edi, oh, baka may kailangan tayo i-correct sa atin, di ba? And kaya nagagamit namin ito as a tool ng to measure our performance. Tama. Ano yung vision mo at ng dad mo for San Manuel? Siyempre, progressive. Diba? No, but infra ba ito? Agricultural kayo eh. Progressive, no? Agricultural, but also industrial. Right. In a sense na we want to be the logistics hub of the North. Paliwanag mo nga yan. Logistics hub of the North. Kasi napapaligiran kayo ng mayayaman at hindi masyado mayayaman ang mga bayan, di ba? Pag titignan mo kasi sa mapa, Tito, San Manuel talaga, nasa Central Luzon kami. Kasi nasa gitna talaga kami. And kami yung pinakamalapit sa T-Plex. Okay. Kumbaga, both ends ng San Manuel may exit ng going to Baguio, going to Manila. So, it's very strategic. Kaya nga, nasa amin si Nestle Philippines eh. So, we distribute up to the northernmost part of Luzon. Geographically, maganda yung location, yung type of land. Yung secure peace and order namin, maganda. Uh-huh. Pagka-business friendly namin, talagang sobrang friendly namin. And then, ang ganda ng accessibility, yung kalsada. So, ang strategy na namin is to industrialize talaga. Pag-usapan natin yung wealth gap na pinag-uusapan parate, na ang daming sobrang yaman, ang daming mahihirap. Bilang mayor ng isang bayan, what is your take on it? Siyempre, at the end of the day, we want to do something about it. Oo, to close that gap, di ba? And, you know, pag nagbasa ka ng history na ibang bansa, like for example, Singapore, maiingit ka because yung naging strategy nila was housing, di ba? Trabaho, ang dami pang kailangan gawin. Ang normal na Pilipino ngayon, walang bahay, di ba? Walang stable job. Nakakaranas ng gutom. Nakakaranas ng napakaraming gutom. Napakaraming tao. Sumusweldo lang ng basic minimum per day, di ba? So talagang, how do you solve that, Tito, di ba? Education talaga, Tito. Education, I agree. In the Philippines. That's why in San Manuel, we're building a few projects, key projects this term, na nakatuon sa education talaga. Mm. Oo. For example, ICT. No? So, we're building an ICT school, na ICT high school, na first in the province, and possibly one of the first in the Philippines. And then,
First in Tarlac, kami ang merong municipally operated na TESDA facility. Meron ang province, pero first municipality kami to build mga classes. Hospital. Kami during the pandemic dito, nakita namin yung importance ng pagiging handa, lalo na sa health. So, nag-realign kami ng pondo. No? Locally funded po ito. Community health care center, you know, for a municipality this small, meron, kumpleto kami sa basic services dito. Yun ang sinasabi ko, na ang mga mayors, mga leaders na nakaranas ng pandemic, iba ang pananaw. Years from now, decades from now, in retrospect, we will look at the pandemic as a very important political era of the world, because doon natin nalaman na kailangan itong mga services nito remain to be basic. Magbago dito eh. Uh-oh. According sa time. Tama. According sa pangangailangan ng mundo ngayon. Mm-hmm. It was an opportunity to learn and grow. Tama. Na dati nagpo-focus ang mga LGU sa basketball, di ba? Nag-build ng courts. Pero yun pala, kailangan natin more hospitals talaga. Kalusugan. More schools. Dalawa ng babae ang naging presidente ng Pilipinas. President Aquino and President Arroyo. Yes. You are a young mayor of a town of Tarlac in this country. Alam ko sasabihin mo, pag tinanong kita, Doña, nangangarap ka bang maging presidente ng Pilipinas? You'd probably say, Tito Raman, dito muna ako. And I understand that. Yeah. Pero may mga pagkakataon na we earlier talked about respecting our destiny. Nailagay ka sa pagkakataon that, you know, nasa kamay mo ang liderato ng bansa. Is that something that you will go for, or is that something that you will walk away from? Siguro, Tito, as long as meron akong kayang gawin, ibibigay ko. One day at a time. Kaya kong i-offer yung sarili ko. Hanggat meron akong kayang gawin para sa ibang tao. Last question, Doña. You believe in heaven? I do. How do you get there? As a mayor, as a person, as a politician, as a public servant, how do you get to heaven? I just try to be the best version of myself. The kindest, the nicest, and the most compassionate for other people. Habang nandito pa ako sa mundo. Take care of your reputation. Thank you, Tito. Maraming salamat. Thank you, Tito. Presented by The Philippine Women's University and The Philippine Star with JC Organic Barley, Joybus, and Boiso of La Carmela de Boracay. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.